The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. One of the scribes came to Jesus and asked him, "Which is the first of all commandments?" Jesus replied, "The first is this: Hear, O Israel, the Lord our God is Lord alone. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this." The scribe said to him, "Well said, teacher. You are right in saying, 'He is one, and there is no other than He,' and to love Him with all your heart, with all your understanding, with all your strength, and to love your neighbor as yourself is worth more than all burnt offerings and sacrifices." And when Jesus saw that he answered with understanding, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." And no one dared to ask him any more questions. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Minsan ko na rin narinig na kahinaan daw ng mga matatalinong tao ang pag-ibig. Pagdating sa pag-ibig, mahihina sila. Bakit? Kasi daw yung mga matatalinong tao laging nag-a-analyze kahit pag-ibig. Analytical. Ganun yung klase ng sistema ng utak nila. Mahilig mag-analyze. Kung kaya naman, siguro pag may nanligaw sa taong yon na matalino, minsan naghahanap pa yan ng signs. Aba, laging nakatingin sa akin. Check. Nag-a-analyze. Aba, binigyan ako ng flowers. Check. Aba, sabi niya, "I love you." Check. Naglalagay ng sinyales para matukoy kung mahal ka ba talaga ng taong iyan o hindi. Eh kaso pagdating ng panahon ng problema, pag nagkaiyakan na, pag nagkahiwalay na, ayun, kinukonsulta na yung flowers. Kung babae, no? Nakikita niyo yan minsan. "He loves me, he loves me not. He loves me, he loves me not." Eh paano na lang kung ang ending, "He loves me not," eh di maniniwala ka rin doon. Kasi nakabase yung iyong paniniwala sa sinyales, sa signs. Ano po yung klaro sa atin pagdating sa pag-ibig? Andiyan na po ang Panginoon, ang Diyos Ama. When God expresses His love for the world, may action yun. Pinadala ang Kanyang anak para sa ating lahat. May action. May ginawa. At ano ang ginawa para mapatunayan ng Diyos Ama na talagang mahal niya tayo? Pumunta ang Panginoon dito, hindi lang para makikain, makisaya, o kung ano-ano pa. Makikita naman natin sa buhay ni Jesus kung ano talaga yung ginawa niya dito. He does sacrifice. Nagsakripisyo ng gamot, ng alis ng mga masasamang espiritu sa mga naposes. Marami pang iba. Marami pang ginawa ang Diyos. Sakripisyo. At kahit nga nung namatay ng Panginoon, parang hindi pa rin siya namatay. Sapagkat nandun yung commitment, "Babalik ako para sa inyo." Sacrifice, commitment. Kung kaya naman po, sa mga kinasal at mga ikakasal, kaya pag nangangako kayo dito sa harap ng Diyos at sa sambayanan,
yung pangako niyo ay magsasama habang buhay sa hirap at ginhawa. Hindi po pwedeng magsasama lang sa ginhawa o saya. Pagdating sa hirap, ibala kayo dyan. Ginawa mo yan. Nawala kang bigla. Sacrifice and commitment. Kaya naman po, hindi talaga sasapat na sabihin lang natin, I love you. Love is an action. Kaya pag nagmahal tayo, hindi sasapat na sabihin. Dapat po nating gawin.